Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 4 ng ating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Simula nang magkitang muli sina Alvira at Gino, naging madalas na ang pagtawag ng dalaga rito. Ayon kasi sa kwento ni Diane, madalas daw tawagan ni Samantha ang kasintahan noong nabubuhay pa ito. Madalas din siyang pasyala ni Gino. Pinagpapasalamat niya na hindi pa ito nakakahalata na hindi siya ang tunay na Samantha. Napaniwala niya itong nagkaroon nga siya ng partial amnesia, kaya may mga ugali at kilos siyang nabago. Kulang na lamang isabihin niya na pati si Andre na trauma rin. Labas tayo, yaya ni Gino, nang minsang dalawin siya nito sa mansyon. Simula nang maaksidente ka, hindi ka na yata lumabas ng bahay. Humilig siya sa braso nito. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit ako nagkakaganito, sabi niya. I do. Hindi mo na kailangang mag-explain. Gusto ko lang malaman kung sasama kang lumabas tayo ngayon, wika ng binata. Tinitigan niya ito, pero parang siya ang napapaso. Hindi siya makatagal, kaya ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Of course, I'll go with you. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Alvira. Sa paborito mong hangout. Hindi siya kumibo. Hindi niya alam kung saan ang paborito niyang hangout. Nakaligtaan iyong sabihin sa kanya ni Diane. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito, kasabay ng pagdampi ng mga labi nito sa kanyang batok at ang paggapang ng kilabot sa kanyang buong katawan. Noon lang siya nahalikan sa batok ng isang lalaki. Ganoon pala ang pakiramdam. Pinanlalamigan siya ng mga kamay. Pero mainit naman ang pakiramdam niya. Para siyang nilalagnat. Hindi rin niya mawari kung bakit ganoon na lamang kalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pinigil niya ang sariling kumawala rito. Para dito ay siya si Samantha. Normal lang sa magkasintahan na magyakapan at maghalikan. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang pisngi. Pagkuwan ay kinabig nito ang kanyang mukha para magkaharap sila. Muling nagtama ang kanilang mga paningin. Sumasalang tibok ng puso niya nang mapagtanto ang nais nitong gawin. Hahalikan siya nito. Napapikit na lamang siya nang unti-unting bumaba ang mga labi nito. The kiss was very gentle. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Noon lang siya nahalikan ng isang lalaki. Maya-maya itinapos ni Gino ang halik. Saka tila wala sa loob na tumingin sa malayo. Waring nag-iisip ito ng malalim. Something wrong? Usisa niya. Hindi agad ito sumagot. Tinitigan lang siya nito. Parang ibang iba ka na talaga. Maya-maya ay komento nito. Parang hindi na ikaw ang Samantha na nakilala ko. Saad nito. Lalo siyang kinabahan. Palihim siyang huminga ng malalim para makalma ang kanyang sarili. Mahirap na, baka magduda ito. Walang imik na yumuko siya. Pagkuwan ay nag-isip siya ng mga bagay na malungkot. Hindi siya nabigo at tumulo nga ang kanyang luha. Napansin iyon ni Gino at muli siyang niyakap. I'm sorry, pangaalo nito. I didn't mean to hurt you. Nakalimutan ko. Naapektuhan nga pala ang buo mong pagkatao sa nangyaring aksidente. I'm sorry. Hinalikan siya nito sa noo. Sige na, magbihis ka na at lalabas na tayo. Naging totohanan ang pag-iyak niya. Nagigilty siya sa ginagawa niyang panuloko rito. Habang lula ng sasakyan ni Gino,
ay nung kunwaring inaantok si Alvira. Sumandig siya sa dibdib nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Ayaw niyang kausapin siya nito, baka lalo lang madagdagan ang pagdududa nito. Dumilat lang siya nang maramdaman niyang huminto ang sasakyan. Nasa tapat sila ng isang disco house. Bumaba ang binata at pinagbuksan siya ng pinto. Nakaakbay ito sa kanya nang pumasok sila sa loob. Maaga pa, kaya mangilan-ngilan pa lamang ang mga tao roon. "Anong gusto mong inumin?" tanong ni Gino sa kanya nang makaupo na sila. "Patay." Hindi na sabi ni Diane sa kanya kung ano ang paboritong drinks ni Samantha. Ni hindi nga niya alam na umiinom pala ang babae. Hindi pa naman siya sanay uminom. "Kahit ano na lang," sabi na lamang niya. "Okay, alam ko naman ang gusto mong inumin. Kapag may tampo ka sa akin," wika nito. At sinanyasan nito ang isang waiter na kaagad namang lumapit sa kanila. Maingay ang paligid, kaya hindi niya narinig kung ano ang sinabi nito sa waiter. Pagkaraan ng ilang sandali, ay bumalik ang waiter. Isang bote ng tequila ang bitbit nito. Inilapag nito iyon sa mesa, kasama ang dalawang baso. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung gaano kalakas uminom si Samantha. Kung siya ang tatanungin, ay mababa ang alcohol tolerance level niya. Baka malasing siya. Madulas ang dila niya at mabisto siya. "I think, hindi ako makakainom ng marami ngayon," pagdadahilan niya. "Let's find out," nakangiting pahayag ni Gino at nagsimulang salina ng alak ang kanyang baso. Malakas ang musika. Masasaya ang mga kabataan. Nagsasayawan at naghihiyawan. Ang iba ay halatang lasing na. Naisip niya, ganoon yata talaga ang buhay ng mga anak mayaman. Tinanggap niya ang basong iniabot ni Gino sa kanya. Noong una ay nahirapan siyang lunukin iyon. Nagulat siya sa lasa niyon. Beer lang ang natitikman niya. Mabuti na lamang at mukhang hindi nakahalata si Gino na baguhan siya. Sa kalaunan ay naging masarap na ang alak. Magaan na rin ang pakiramdam niya. Para siyang lumulutang sa ere. "Let's dance!" yaya nito. Bago pa man siya makatutol, ay nakatayo na ito at nahawakan na nito ang kamay niya. Napilitan siyang sumama rito. Hindi niya alam kung gaano kahusay sumayaw si Samantha. Hindi rin iyon kasama sa mga sinabi sa kanya ni Diane. Naisip niyang kulang pa talaga ang tatlong buwang pagsasanay niya para matutuhan ang lahat ng bagay tungkol kay Samantha. Tutal, huli na para umiwas siya. Sasabayan na lamang niya ang tugtog. Gagayahin na lamang niya ang ibang nagsasayaw na kabataan. Pinitiwan siya ni Gino na makarating sila sa dance floor. Pinigil niya ang sariling tumakbo at lumabas ang lugar na iyon. Sa halip, ay sinabayan niya ang tugtog. Base sa naobserbahan niya, ay wala namang steps na kailangan niyang sundin. Kanyang-kanyang steps ang mga kabataan doon. Non-stop ang music. Iba't ibang klase. May hip-hop, reggae, pop, etc. Nagsimula na siyang mag-enjoy. Hindi pa niya nararanasan ang mag-disco. Masarap pala at nakakawala ng problema. Lalo na at nakainom siya. "Pagod na ako," sabi niya kay Gino pagkatapos ng tatlong kanta. "Magpahinga muna tayo?" "Sure," sang-ayon nito. Bumalik sila sa kanilang mesa, ilang saglit na silang nakaupo roon nang mapansin niya itong nakatingin sa kanya. "Bakit?" Kinakabahang usisa niya rito. "Pati sayaw mo ngayon iba na," nakangiting sabi nito. Hindi niya alam kung paano iyon lulusutan. "Maraming naapektuhan sa pagkawala ng memorya ko," patwira niya. Hindi ito kumibo. She had a feeling na unti-unti na itong nagkakahinala. Sinulyapan niya ito. Guwapo pa rin kahit may kadiliman ang lugar at papalit-palit ang kulay ng ilaw. May pakirandam siyang unti-unti na siyang natatangay sa kanyang pagkukunwari. Hindi pa man siya nakaka-boyfriend,
Pakiramdam niya ay kasintahan na niya ito. Hinarap siya nito. Samantha, alam mong hindi ako mahilig magpunta sa mga ganitong lugar. Gino, alam ko namang ayaw mo sa ganitong lugar eh. Putol niya. Hindi ka mahilig sa mga happenings at parties. Sa akin ka lang natuto, isn't it? It's because you love me kaya ginagawa mo ang lahat just to please me. Yeah, napag-usapan na rin natin ito noon. I'm the introvert kind at ikaw naman ang extrovert. Nagtataka nga sila kung bakit tayo nagkakasundo. A relationship will survive kung magbibigayan ng isa't isa sa halip na magkokontrahan. Most importantly, hindi dapat mawala ang love and caring. Ang love ang sabon para magkasama ang tubig at langis sa adang binata. Napakunot noon siya. How? They say oil and water will never mix. But no, pabulain mo lang ang tubig sa sabon at pwede mo nang ihalo ang langis. Gaya natin, we are two entirely different persons. Yet, we are together. Because we are binded by love. But don't you think our relationship is a fragile one? Ilang saglit itong tila nag-isip. Samantha, alam mong mahal kita. Alam mo ring mananatili akong tapat sa'yo. Kaya ina-expect kong ganoon ka rin sa akin. Masasaktan ako kapag nalaman kong may iba ka nang minamahal bukod sa akin. Seryosong sabi ni Gino. Napakunot noo siya. Bakit iyon sinasabi nito? Nagsususpecha pa ito sa katapatan ni Samantha sa relasyon ng mga ito? Hey! Untag nito. Kalimutan na natin iyon. Nagpunta tayo rito para mag-enjoy at hindi mamroblema. Pinilit niyang ngumiti. Maraming katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. It seems that Samantha and Gino don't have a perfect relationship after all. May pakiramdam siyang marami pa siyang madidiskubre bago nito mabisto ang tunay niyang pagkatao. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay napansin niyang hindi na nag-e-enjoy si Gino. She gave up the pretense of looking like she was enjoying the night. Kung siya siguro si Samantha, ay mag-e-enjoy siya. But she wasn't Samantha. Niyaya na lamang niya itong umuwi. Buhay prinsesa si Alvira sa mansyon ng mga Gonzales. Ngunit sa halip na matuwa at enjoy ang tinatamasang karangyaan, ay nginangat-ngat ang kalooban niya ng takot at pag-aalala. Nag-aalala sa pagdating ng araw na matuklasan ng lahat ang pagkapanggap niya at sumbantan siya ng mga taong pinagalangan niya. Ngunit ang higit na ikinatatakot niya, baka mahulog ang loob niya kay Gino at mauwi lamang sa wala ang lahat. Alam niyang minamahal siya nito bilang Samantha at hindi bilang Alvira. Aminado naman siyang unti-unting nahuhulog ang loob niya kay Gino. Una, hindi pa niya naranasan ang magka-boyfriend. Pangalawa, he was too irresistible. Taglay nito ang mga katangiang hinahanap niya sa isang lalaki. Konserbatibo, disente, maginoo at gwapo. Kung alam lamang nitong hindi siya kagaya ni Samantha na modern at extrovert. Kung alam lamang nito na sila talaga ang magkatugma ng ugali. Hindi na sana niya kailangan pang magkunwari. Is everything okay, Alvira? Tanong sa kanya ni Sabrina nang minsang dumalaw ito sa mansyon. Wala ka bang problema sa sitwasyon mo? Wala po, tita, sabi niya. Nasa terrace sila. Kaya malaya silang nakakapag-usap. Maliban sa pakikiharap ko kay Gino, masyado siyang matunog. Marami siyang napapansin. I'm afraid na baka nagdududa na siya, wika ng dalaga. Don't you find him attractive? Kung attracted ka sa kanya, madali nang magkunwaring mahal mo siya. Tulad ng pagmamahal ni Samantha sa kanya, wika nito. Tita Sabrina, kung mai-inlove man po ako kay Gino, I don't think na may papakita kong mahal ko siya. Kung hindi ko naman inilalabas ang tunay na ako. Alvira, lovers are sensitive to their partner's inner feelings. I'm sure, kahit anong pagkukunwari mo, mararamdaman niya ang nararamdaman mo.
saad pa ni Sabrina. Kung ganon, useless ang pagkukunwari ko. Ano kaya kung sabihin na natin sa kanya ang totoo? Makiusap na lang kaya tayong isekreto niya ang tungkol kay Samantha. Kasi tita, hindi ako makahindi kapag inaakbayan niya o niyayakap niya ako. Siyempre, boyfriend ko siya. Pakiramdam ko tuloy, nagtitake advantage siya. Ngumiti ito. Pagkuwan ay nagseryoso. Pareho tayong babae, kaya naiintindihan kita. Napakasagrado kasi sa atin ang pag-ibig. Kung gusto mo talaga, gumawa ka ng paraan para mag-break kayo ni Gino. But don't tell him the truth. Mahigpit ang bilin sa atin ni Alfonso. Talaga, tita? Tumango ito. As long as hindi mo siya ma-offend at hindi mabubulgar ang sekreto natin. Go on. Bumuntong hininga siya. Natatakot ako, tita. Baka kapag nalaman ni Gino na niloloko ko lamang siya, magalit siya sa akin. Ayaw mo siyang masaktan? Nakangiting tanong nito. Waring naniniyak ang tono. Ayoko pong makasakit ang damdamin ng kahit sino, sabi ni Elvira. Kung ganon, pinapahalagahan mo rin ang damdamin niya. Tumango siya. Ayoko hong may nagagalit sa akin, malungkot na sabi ng dalaga. Therefore, hindi ka basta-basta makakakalas sa relasyon ninyo dahil kahit paano concerned ka kay Gino. Muli siyang tumango. Baka magalit yun sa akin kapag nalaman niya ang dahilan kung bakit nakikipagkalas ako sa kanya, if ever. Ngumiti ito nang makahulugan. Admit it, Elvira. Attracted ka kay Gino. I knew it. Babae rin ako, iha. Mas madali kang mabibisto kung patuloy kang makikipagrelasyon sa kanya. Paano pag dumating ang panahon at malaman niya ang tungkol sa pagkukunwari mo? Mas masakit yon. Mas mahirap tanggapin. Anyway, decision mo yan. Ano man ang mapagdesisyonan mo, basta hindi ka lalabag sa napag-usapan ninyo ni Alfonso, ay okay lang sa akin. Wika ng kanyang tita. Nakakahalata na kaya ito? Nagre-reklamo siyang nahihirapan na siyang magkunwari sa harap ng binata. Pero parang ayaw naman niyang pumalas dito. Tita Sabrina, pwede po ba akong magtanong kung bakit hanggang ngayon ay single pa kayo? Pag-iiba niya sa usapan. Sikat pa naman kayong wedding organizer at coordinator. Iha, mataas ang pagpapahalaga ko sa pag-ibig. Siguro ay ganoon ka rin. Pinangako ko sa sarili ko na haharap lamang ako sa altar kung ang pakakasalan ko ay ang lalaking mahal ko. Kung hindi, I'd rather stay single for the rest of my life. Uhulaan ko, tita. Nakilala niyo na ang lalaking yun, no? Pilya niyang tanong dito. Duda niya, sa pagiging masyadong malapit ito kay Don Alfonso, hindi ito kumibo. Lalong lumakas ang pagdududa niya. Napapadalas ang pagtawag sa telepono ni Gino kay Elvira. 10 beses yata itong tumatawag sa kanya sa loob ng isang araw. Madalas din itong magpadala sa kanya ng mga love notes. How is the apple of my eye? Pangungumusta nito sa kanya. Nag-uusap sila sa telepono. Lumapas siya sa kama. I'm fine, sagot niya. How about you? Well, I'm always thinking of you. Gusto kong lagi kitang nakakausap. Talaga? Parang bago pa lang tayong magnobyo ah. Hindi pa ba nawawala ang thrill sa'yo? No, but you know, what? I feel like I'm in love again, but with the same girl. What do you mean? Nawala ang love mo sa akin? And then, lately, na-inlove ka na lang ulit sa akin? Not exactly nawala. Naging boring kasi ang relationship natin before your accident. Pero ngayon, excited na naman ako sa'yo. I don't know. Para kasing may nabago sa'yo. Wika ng binata. Hindi siya agad nakapagsalita. Ibig ba nitong sabihin ay mas gusto nito ang bagong Samantha kaysa sa dating Samantha? Natawa siya. Gino, alam mo, namimiss mo lang ako, lalo na mawala ako kaya nagkakaganyan ka. Sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. You may be right, sang-ayon nito.
Pero sa palagay ko, dahil malaki ang ipinagbago mo ngayon, you seem to be a different person. Parang hindi na ikaw ang dating Samantha. Siguro epekto iyon ng aksidente mo. At gusto ko ang bagong ikaw, sabi ni Gino. Maipagpatuloy pa kaya ni Alvira ang pagkapanggap bilang Samantha. Ngayong unti-unti nang nagkakaroon ng pitak sa puso niya ang binatang si Gino. Tunghayan po natin sa susunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone!